kasama ang 5 Pilipino sa mga nasaktan sa nangyaring turbulence ng Singapore Airlines habang nasa biyahe ito o habang nasa himpapawid. At isa sa Pilipino ay malubhang nasaktan o malubha ang kalagayan. At isa naman sa mga pasahero ay namatay. 5 Pilipino ang kabilang sa 30 sugatan sa matinding turbulence na dinanas ng kanilang flight habang nasa Myanmar. Isa naman po ang patay. Mula sa London ay patungo sa ng Singapore ang flight SQ321. Pero dahil sa turbulence na umuga ng husto sa eroplano, kinailangan itong mag-emergency landing sa isang paliparan sa Bangkok, Thailand para sakloloha ng mga nasaktan. Nangako ang airline na tutulong sa pamilya ng nasawi, gayon din sa lahat ng apektadong pasahero at mga tauhan. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nakamonitor na ang Embahada ng Pilipinas sa Bangkok sa 5 Pilipinong nasugatan sa insidente. Isa sa kanila ang sensitibo ang lagay matapos magkaroon po ng neck fracture. Sa mga nagtatanong naman at sa mga hindi pa nakakaalam kung ano daw ba ang turbulence, eto guys ang paliwanag. Sa mga anunsyo sa mga flight, madalas po nating marinig ang salitang turbulence. Pero ano nga ba ito? Sa science ng pagpapalipad ng mga eroplano, ang turbulence ay ang bigla-biglang pag-iiba ng ihip ng hangin sa himpapawid. Ayon nga po sa ilang piloto, maihahalin tulad ang turbulence sa mga lubak sa daan o di kaya'y mga alon sa dagat. Normal po itong nangyayari at hindi na pe-predict kung kailan mararamdaman. Madalas itong mga turbulence sinasabing na idudulot ng tinatawag na jet streams. Sabi po ng National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, malalakas na hangin ito na madalas na umiihip mula sa kanluran pasilangan. Meron din namang mga turbulence na dulot naman ng mabilis na pag-angat ng mainit na hangin mula po sa lupa. Yan naman yung thermal turbulence. Nandyan din yung clear air turbulence o CAT. Dulot naman ito ng biglang pagsasama ng mainit at malamig na hangin. O kaya naman pagsasalubong ng magkaibang air current. Sinasabing nangyayari naman ito ng walang visible clues tulad ng ulap. Kaya sabi ng Association of Flight Attendants, itong CAT ang pinakamapanganib na uri ng turbulence. Gayunpaman, sinasabi pa rin ng mga nasa aviation industry na walang dapat ikabahala sa mga turbulence, lalo't ang mga eroplano. Sumasabak po sa mga matitinding test bago tuluyang mapalipad. Sa kabila po nito, mahalaga pa rin maalam tayo sa mga ganitong impormasyon. Dahil sa huli, importanteng naiintindihan natin ang mga nangyayari sa ating paligid. Kaya guys, isa sa paraan para maiwasan natin magkaroon ng injury kapag nangyari ang ganito ay dapat siguraduhin natin na nakasuot tayo ng seatbelt habang nasa biyahe tayo o habang nasa loob tayo ng eroplano. Dahil guys, hindi man natin maiiwasan ang ganitong pangyayari ay at least ay ligtas tayo at hindi tayo masasaktan sa simpleng pagsusot lang ng seatbelt.